Kyrie Irving, mga idol, miss na nga ba ang kanyang dating teammate na si LeBron James? Yan nga, mga idol, ang mga spekulasyon ng mga fans matapos ang team ng Brooklyn Nets ay maging down na nga ng 3-0 sa Boston Celtics. Sa interview nga, mga idol, ni Kyrie Irving, sinabi niya, ibang-iba nga daw ang pagiging down ng 3-1 sa NBA Finals kaysa sa kanilang sitwasyon ngayon na 3-0 nga against sa team ng Celtics sa first round. Ayaw niya nga daw ikumpara ang dalawang sitwasyon sa pagbibigay na rin daw ng respeto sa kanyang mga teammates. Pero ayon nga, mga idol, sa mga NBA fans, kaya daw naging iba ang sitwasyon noon kaysa ngayon kay Kyrie Irving ay dahil iba na ang kanyang teammate. Wala na nga daw si LeBron James, mga idol. At ngayon nga raw, ayon sa mga fans, ay nakikita na ni Kyrie Irving ang kaibahan ng pagiging teammate nga neto ni LeBron James. Ngayon kasi, mga idol, ang kakampi ni Kyrie na si KD ay sobrang nag-i-struggle nga dahil sa ganda at higpit ng depensa ng Boston Celtics sa kanya. Nai-expose nga rin, mga idol, na hindi ganun kagalingan pagdating sa playmaking at passing ito nga ang superstar na si Kevin Durant kumpara nga daw kay LeBron James na hindi mo pwedeng i-double team dahil sa kanyang elite court vision. Kaya nga't ngayon daw, mga idol, ay mas dumami ang responsibilidad ni Kyrie Irving ngayong kakampi niya si Kevin Durant kesa nung kakampi niya itong si LeBron James. Kaya nga't nasabi nga daw ni Kyrie Irving na ang dalawang sitwasyon ay totaling magkaiba. Pero anyways nga, mga idol, punta tayo sa ating next balita tungkol sa nanalo ng Rookie of the Year Award na si Scottie Barnes ng Toronto Raptors. Ngayong season ay nag-average nga siya ng 15.3 points per game, 7.5 rebounds, 49% field goal percentage. At sa pagkapanalo niya nga, mga idol, ay marami ang nagulat. Akala nila si Evan Mobley ang mananalo. Pero dahil nga sa consistency ni Scotty Barnes at pati na rin sa kanyang tulong sa kanyang team na Raptors, ay siya ang nabigyan ng parangal na Rookie of the Year. At sa ating next balita nga, mga idol, update sa bagong tatargetin ng team ng Los Angeles Lakers. Ayon nga sa isang reporter, mga idol, si Damian Jones nga daw ang magandang targetin ng team ng Los Angeles Lakers. Dati nilang player, mga idol, isang very athletic at defensive shot blocking big man na si Jones. Na ngayon nga, mga idol, na isang free agent na. Mabibigyan nga daw, mga idol, ng team ng Los Angeles Lakers ng parabang isang batang Dwight Howard. Very athletic nga, mga idol, na kaya makipagsabayan sa takbuhan ng team ng Lakers. Kayang-kaya nga daw, mga idol, na sumalo ng mga lob passes at kayang-kaya rin sumapalpal ng mga tira. Kaya nga't dapat nga raw, mga idol, bigyan ng pansin ng team ng Lakers etong si Damian Jones. Next balita naman tayo, mga idol, Boston Celtics pinapakita ang kanilang dominance ngayon against sa Brooklyn Nets. Panalo nga sila, mga idol, 109-103. 3-0 na tayo, mga idol, sa pangunahan ngayon ni Jason Tatum with 39 points, 5 rebounds and 6 assists. At si Jaylen Brown naman, mga idol, ay meron niyang 23 points. Napakaganda nga ngayon ang paglalaro ng Boston, mga idol. Ang team naman ng Brooklyn Nets ay walang masagot. Kevin Durant patuloy sa pag-struggle with 16 points. Kyrie Irving 16 points lang din. Sobrang hirap nga, mga idol, ngayon ang team ng Brooklyn dahil sa ganda ng depensa netong team ng Boston. Parang na-figure out na nga, mga idol, ng Celtics kung paano bantayan ang team ng Brooklyn. At ngayon ay wala pa nga ring sagot ang team ng Brooklyn Nets dito. Game 4, mga idol, titingnan natin kung isa-sweep na ba nila Jason Tatum sila Kevin Durant or papalagpa itong team ng Brooklyn. Abangan nga natin yan, mga idol, sa Tuesday. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!